Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ituturo ko po sa inyo ang paggawa ng special na puto cheese. At ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, 1 cup na all-purpose flour, 3 tablespoon ng cornstarch, 2 teaspoon ng baking powder, 1 half cup ng white sugar, 1 half teaspoon ng asin. Gagamit din po tayo ng cheese para sa ating pang-topping. 1/4 cup ng butter, 1 cup na fresh milk or water, 3 eggs, tsaka gagamit din po tayo ng molder para sa ating paggawa ng puto cheese. Ngayon po, ang unang-una ko pong gagawin ay tutunawin ko po muna itong butter natin para malamig na po siya mamaya kapag ihinalo natin doon sa ating mixture ng puto. Ngayon po na tunaw na ang ating butter, ay pinatay ko na po yung ating stove. Ngayon ay gagawin na po natin ang ating meringue. Paghihiwalayin po natin yung ating egg white sa egg yolk. Ito pong puti ay ito ang gagamitin natin sa paggawa ng meringue. Kaya ko po pala ginagawa ito para mas maputi po yung kakalabasan po ng ating puto. Ngayon po ay magiging ganito na po ang itsura ng ating meringue. Ready na po ito. Tapos ngayon ay isiset aside po muna natin ito. Ngayon po ay ikukumbay na po natin itong ating mga dry ingredients. Ang una ko pong ilalagay ay itong ating all-purpose flour. Tapos isusunod natin ang ating cornstarch. Baking powder at saka itong ating white sugar. I-mix po muna natin to para ma-blend yung ating dry ingredients. Tapos ilalagay ko na rin po itong ating asin. Pampatanggal po kasi yan ng umay, kaya po tayo naglalagay ng asin. Ngayon po ay ililipat na po natin to dito sa ating pinaglagyan ng ating meringue. Tapos haluin po muna natin. Ngayon po ay ilalagay ko na po itong ating 1 cup na fresh milk. Pwede rin po water ang ilagay nyo kung wala po kayong fresh milk. Isiset aside po muna natin to kasi ito namang ating egg yolks ang ating gagawin. Tapos ilalagay po natin itong ating butter na tinunaw po kanina. I-mix lang po natin mabuti itong ating egg yolks at saka itong ating butter. Ngayon po na okay na po itong ating egg yolk mixture, ay ilalagay na po natin dito sa ating harina. Yan, haluin lang po natin mabuti. Tsaka ayaw po natin na mayroon pong magbuo-buo dito sa ating mixture ng ating puto. Ngayon po, habang ginagawa nyo po ito, ay dapat po may nakasalang na po na
steamer doon sa stove nyo para magpakulo po ng tubig. Ngayon po ay lalagyan na po natin itong ating molder ng mixture nitong ating puto. Pero wag po nating masyadong punuin kasi aapaw po yan. Yan, mga kalahati lang siguro ang ilalagay ko kasi aalsa pa po yan dahil sa ating nilagay na baking powder. Mga 2 tablespoon lang po ang nilagay ko dito kasi maliit lang po kasi itong molder na gamit ko. Ngayon po ay isasalang na po natin to sa ating steamer. Mamaya na po pala ako maglagay ng cheese pag naluto na itong ating puto para hindi po matunaw yung ating cheese. Ngayon po ay pwede na nating ilagay ito sa ating steamer. Tapos gagamitan ko po ng tela itong ating pangtakip para hindi po matuluan ng tubig ang ating puto. Yan. Babalikan po natin to ng mga 10 to 15 minutes. Ngayon po ay i-check na po natin ang ating puto. So, ayan na po. Tutusukin po natin siya ng barbecue stick kung wala na pong madadala. Yan. May nadala po pero luto na po yan. Ngayon ay maglalagay na po tayo ng cheese dito sa ating puto. Pagkatapos ko pong malagyan ng cheese itong ating puto ay tatakpan ko po muna siya ng mga 2 to 3 minutes para matunaw po yung ating cheese. Yan. Tatakpan po muna natin siya ng mga 2 minutes para matunaw yung ating cheese na nilagay. Ngayon po na umabot na po ng 2 minutes itong ating nilagay na cheese ay titignan na po natin. Ayan na po. Maganda na po yung ating pagkatunaw ng cheese. Ngayon, hahanguin na po natin to. Ngayon po ay tatanggalin na po natin itong ating puto. Ginagamitan ko po siya ng barbecue stick kasi mas mabilis po siyang tanggalin. Yan, napakabilis lang po niyang tanggalin kapag ganitong molder ang gamit nyo na parang silicone. Ganito pong texture ng puto ang gusto ko po. Kasi pwede po pala itong pang negosyo itong ating puto. Pwede nyo rin siyang lagyan ng iba't ibang klaseng flavor. Pwedeng ubi, pwedeng buko pandan, pwede rin jasmine rice. Napakabilis po niyang tanggalin galing dito sa molder. Ngayon ay ipapakita po namin sa inyo ang texture niya sa loob. Ayan po, sobrang lambot po ng ating special puto cheese. Ito na po ang ating special puto cheese na ginawa ko po. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Sana ay itry nyo po. At kung nagustuhan po ninyo, sana ay mag-like po kayo, mag-share at mag-subscribe. At tsaka pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong upload na video. Maraming salamat po sa inyong panonood.
Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!